If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Hi guys, good afternoon. Today is Sunday. Is it Sunday today? Namawala na naman ako. Saturday ba ngayon, hoy? Sunday. Today is Sunday. Ay, oo, Sunday pa lang ngayon. It's babe time! And we decided to go out kasi gutom si RJ and gutom din ako. So, gusto niyang magsanggip kami pero ayoko. Parang hindi ko feel magsanggip ngayon. Pero depende na din pag may nakita kaming masarap na isa side dish, ganun. Kasi parang namimiss ko yung mga veggies kainin eh. So, kumain ng kare-kare, ng gising-gising or chop suey, mga ganun. O kaya, sautéy veggies, mga ganun. Buttered veggies. Ganun yung mga namimiss kong kainin. Kasi puro, ano na lang ako kinakain namin, puro chicken, baboy, ganun. Hoy, what are you doing? So, hindi pa ako nakakapag-ayos ng bahay. Medyo magulo pa kasi hindi pa naman kami natatapos gawin yung ano namin dito, trabaho namin. Kailangan marami pa kaming dapat tapusin. And I'm wearing, matagal ko lang hindi na susuot tong lipstick na to. Yung sa Maybelline. Yung mga mattes lipstick nila. Ano na nga shade niya? Ay, lobot na. Lagi ko kasing pinaglalaroan tong camera ko eh. Yung shade na to, yung suot kong lipstick is almond pink. Ayan. Hindi makita. Nakita ka ho. Ayan. Almond pink yung shade niya. Matagal ko nang hindi nagagamit kasi hindi na ako nakakapag makeup. Since lagi na lang naman kami dito sa bahay. Hindi na ako nakakapag makeup tutorial. Hindi na ako nakakapag vlog ng mga makeup tutorial, mga makeup look, ganun. So, parang nang hinayang ako sa mga makeup ko kasi ayan lang sila, nakastock lang sila dyan. Hindi ko sila naaayos. Andyan lang sila. So, sana pag nagkaroon ako ng time, iaayos ko yan kasi kawawa naman sila. May mga makeups pa ako na naka-store lang sa isang lalagyan. Hindi ko na sila ginagalaw kasi wala naman ako kasing paggagamitan, lalo na yung mga foundation. Hindi naman ako nagpa-foundation araw-araw. Bumili lang ako ng isang klase ng foundation and isang shade lang yun. Pero hindi ko na rin ginagamit. Isang beses ko lang yata nagamit yun. Nagpa-foundation lang kasi ako guys pagka yung, ano, yung may mga occasions. Pero pag ano yung lalabas ng bahay, bakit mo ko tinitingnan? Ha? Lobot na ako. Pagka lalabas ng bahay, hindi na ako nagpa-foundation kasi malagkit sa mukha. Huwag mo akong tingnan! Nag-boost ako sa'yo ah. Mamaya na nga, mawawalan tayo ng battery. Uwi na kami guys. Hindi na ako nag-vlog. Hindi na ako nag-vlog doon kasi hindi rin naman kami nakapag-withdraw and kasama rin namin si Kobe. Hindi rin kami makakapasok na dalawa doon. So, medyo malata ako ngayon kasi may nangyaring masama kanina nung papauwi kami. Sobrang ano na ipakiramdam ko kanina, hindi na ako mapakali. Parang, alam niyo yun, parang may masamang mangyayari ganun. Nung pakauwi kami ni RJ, bumili siya ng chicken, ng fried chicken, yung favorite namin dalawa, pati si Kobe. Kasi yun yung favorite namin na kainin pag may pupunta kami ng mayap-yap. Dito lang din sa malapit sa amin. Nag-sign up the cross pa ako. Kasi iba talaga yung pakiramdam ko eh. So, nung pagpasok namin dito sa may kanto, biglang sumalpok yung kolong-kolong pa itawag doon. Basta yung, ano lang siya, pure bakal na motor. Tapos yung sidecar niya is kolong-kolong. May huminto na truck doon sa may kanto kasi papaliko kami sa kanto. So, pagbigo namin mismo doon sa kanto, biglang sumalpok yung sidecar doon sa truck. So, ayun. Siguro, yun yung nararamdaman ko. Parang may masamang mangyayari. Nag-sign up to cross ako kanina. Tapos, ayun.
super thank God. Kasi walang nangyaring masama sa amin. Nakauwi kami ng maayos. And kawawa naman yun. Sabi ni RJ, wala naman ganong ano yung nabangga. Pero magbabayad din sa truck kasi nasa po ko na yung truck eh. Umikot pa nga doon yung sidecar. Parang nagtumbling ganun. Kagaya nang nangyari sa amin nung na-aksidente kami. Takot na takot na akong sumakay ng tricycle. Sa totoo lang, simula nung na-aksidente kami. Pero pinagtsatsagaan ko lang kasi wala akong choice. Dahil hindi pa nga tayo nakapagpundar ng sasakyan. Pero pagtsatsagaan ko and pagbubutihan pa namin ni RJ para mapundar na namin yun. Kasi sobrang kinakabahan ako talaga lagi. Tuwing lalabas kami, hindi palagay yung loob ko na tricycle, na ganun, na tricycle sidecar yung ginagamit namin. Parang hindi siya ba ano sa aksidente, ganun. Hindi siya ganun ka-safe. At least pag nakasasakyan, aksidente ka man, hindi ka ganun. Kasi diba yung aksidente, hindi natin alam. Bigla na lang aksidente nga, diba? So at least pag nakasasakyan ka, safe ka. Kumbaga parang ano pa din, yung hindi ka ganun mapupuruan, hindi ka maaano. Basta iba kasi pag sa tricycle. Kukwento ko sa inyo one day kung ano yung nangyari sa amin ni RJ, kung paano kami na-aksidente nun. Pero as of now, kakain muna kami. Bakit ako sa inyo yung pinili namin? Lasa lang ilog nito. Ang ginagawa mo? Yan, bumili lang kami ng, ang dilim. Mga veggies. Papasok ko to sa loob, ano? Mamaya nang dahan muna. Yung, ano? Siling damire. Hindi ko nasisindihan mag-air tayo. Yung baboy? Eh. Ay, oo. I forgot. Ang balak talaga namin, magsasanggup kaming dalawa. Pero hindi na nga kami nakapasok sa Walter Mart. Kaya, ewan ko ba, bakit ayaw maglabas ng pera yung card ko? Nag-try ako sa BDO. Ay, si RJ, nag-try siya sa BDO, pero hindi siya, the transaction is not, ano, parang hindi valid, ganun. Yun yung sinasabi. Ganun din sa BPI. Ganun din yung sinabi sa akin ng BPI. Hindi, malinis. Dinungkot lang yung panahon. Eh, ba't may buhok? Pinatong niya rin, no, sa kamesa. Malo ko ba? Madami na ito. Ay, itong pati nga ako, lalang gamit tayo. Hindi ko talaga. Shit. Pugas lang kami. Mukbang challenge again. Hey. We're here. We're not gonna mukbang. Just dinner. Ikwento ko sa kanila yung nangyari kanina. Just dinner. Just dinner, sir. Pagdali ka nga ng something dito para pumantay. Kasi bonnet ka. Delikado pa yung ginawa mo. Ikaw eh. Masawal na nga yung talaga yung buka. Eh ano nga, kasi may pantay. Kain tayo, guys. Ganyan pa yun. Morning! Happy Sunday! Ay, Monday pala. Happy Monday! So, for today, buti na lang ang weather is medyo makulimlim. Dahil si RJ, nagpunta siya ngayon ng Maybank. Tumawag ako kanina sa Maybank, pero sabi nila, baka daw sa connection kasi nag-try kami mag-withdraw kahapon. Then, ayun nga, nagtanong siya dun sa loob and sabi daw, sira na daw yung card. So, kailangan ako ngayon doon. Sobrang nakaka-stress kasi ayoko lumalabas ng bahay ng ganito. Dahil nga, ang init-init, diba? So, nagluluto ako ng kare-kare. Matagal na ako nag-crave sa kare-kare. Nakapag-iwan na rin ako ng puso ng saging,
kalabasa, pero usually hindi yata naglalagay ng kalabasa, pero gusto ko kasi ito, favorite ko kasi yan. Tapos sitaw and talong. Tapos ito sog ko, baboy, tapos onions and garlic. Yun lang. So, luto na tayo. Asan yung, ito pala yung peanut butter na binili ko. Binili namin to kahapon ni RJ. So, hindi na rin ako maglalagay ng atsuete kasi wala naman kami nun. Ewan ko meron yata pero hindi ko alam kung ito yun or what. Ano saan kaya galing tong mga to? Ito ba yung atsuete? Eh, ano naman to? Ah, yung mga powder ni Bebe. Okay. So, lutuin na natin, guys. Nakapagpainit na ako ng kawali. Iprito na lang natin yan. So, ayan na itsura niya. Ito lang kakulay-kulay, diba? Kasi usually, ilalagyan niya ng aswete pero hindi ko na nilagyan kasi wala naman. Nakalimutan kong bumili. First time ko kasi magluto niyan, guys. So, hindi ko alam kung masarap. Pero, sana kainin pa din ni RJ. Mas masarap sana to kung may bagong. Breakfast is ready. It's brunch pala, brunch. Ay, brunch. Brunch tuloy. Kaya na guys, yung niluto kong kare-kare. Wala kaming bagong and maputla yung sabaw niya. Kaya ganyan yung itsura. Sarap. Really? Happy? Yeah. Kain tayo. Gutom na, gutom na. Look what I got. Tada! Meron akong BFF fries kasi ano na to, naka-promo yung McDo. Hindi ko alam kung promo talaga nila yun. Pero ang regular price niya is 124. Binili ko lang to ng 99 pesos. Tapos, dalawang cheeseburgers. Punasan ko lang kayo saglit. Bumalik kasi kami sa kabanatuan dahil hindi na working yung card ng bangko ko. Kaya ayun, pinalitan. Daming carbs nito, guys. Alam pa, bulo mo. Eh? Happy bike. Ha? Nag-drive-thru kasi kami, guys, sa McDo kanina. Nag-redeem lang ako ng isang BFF fries, tsaka dalawang cheeseburger. Pero, nadoble yung bigay nila sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Kaya pala nagtataka ako, bakit meron nakahiwalay na dalawang regular fries at saka dalawang cheeseburger, tapos meron din Coke. Wala naman akong pina-order kay RJ na ganun. Kasi yun lang naman yung pina-redeem namin eh. So ayun, nilagay ko lang sa ano yung resibo, sa bag ko, diretso, pati yung sukli. Akala ko kasi sakto lang yung order namin dahil ito nga lang yung pina-order ko sa kanya, yung pina-redeem ko sa kanya. Kaya pala dalawa yung resibo. Ano na, baka may balik. Grabe, yung accident na naman doon, ano? Ayan, napilma yan. Napilma. Saan, patay yung pera pa. Napilma. Mas masarap ang ketchup nila kasi ang Jollibee. Alas lang. Yung sa Jollibee tayo nag-drive-thru, kadami natin pagkain. Pero magsisi. Hindi naman natin kasi nakasalan ng babae yun. Nakapangasa. Hindi ako nagsisisi. Nanghihinayang ako sa 400 pesos. Buruin mo, lalaklakin ko lahat yan. Dahil-dahil. Buruin mo, lalaklakin ka lahat. Sa Jollibee tayo bumili. Meron na tayong fried chicken. Meron pa tayong spaghetti. Burger. Tsaka fries. Sabi talaga ng cheeseburger ng McDo. Sabi nga, ano? Hindi kaya cheese fish lang yan. Mustard. Ano? Alam mo ba yung mustard? Ang dami. Kulit yan. Ano na dahil ganyan binibigyan mo yung price? Kasi sa Jollibee. Kahit maliliit siya. Punong-puno. Diba?
Alam na, bago lang tayo next time. Ang dami.